kaog sa numero 1 sa mga balita, Subung adlaw. Sa bulan na sa Oktubre, pag-asiguran ang pagpatukod sa 10 mil ka mga puluyan bilang kabahin sa housing project sa gobyerno. Ini ang mga disenting na puluyan yung mabakal sa manubo nga presyo. Yaring report. Humalin sa 2007, nagasaylo-saylo lang sa puluyan si Mauro Sabino. Wala sila abis ng permanente nga ilistaran sa iamisis kagduha ka mga anak. Sa nag-igo ang bagyo nga odet sa nagligad nga tuig, naguba ang ginakilahan nila gabalay. Kani nagsaylo na naman sila diri sa may boundary sa barangay 2 kag barangay 8. Ini ang iabalay, kawayan kag mga sin ang dingding. Sa sulod, may folding bed sa sala, kag sa kilid sini may kusina. Diri sila sa iyang misis nagatulog. Sa isa ka kwarto naman, ang iya anak nga lalaki. Sa maghapit sa ilang lugar, ang kampo ni Bacolod GT Mayor Abby Benitez ang Sabado, nakumpirma niya gidman ang balita nga plano nga magpatukod sa indong condominium style nga puluyan sa ilang lugar. Sa good life situation mo? Good life, eh, kung patindugan niya nila ng bali housing bala. Tapos drama kami dapat man. Kung sa gamay nga presyo nila i-consamon nga bayaran, basi kuro, pwede ma-okay mang kuro. Kung mangin mapalaron, ini ang manginitsura sang sayluhan sang pamilya ni Mauro. May kalanaan, kusina. May banyo, sala, kag kwarto. Ini ang pasampol kung ano ang itsura sa ipatukod ng mga units sa Yuhum Village, ang on-site housing project sa syudad sa Bacolod. Doon kasubong sa mga units sa condominium. Ini ang maginunod sa 5 ka mga floors ng vertical housing projects. Sunod sa kaya Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Rizalino Acuzar, kabahin ini sa 1 million ka mga puluyan na ila ipatukod sa bilog ng Pilipinas sa kada tuig. Ang Bacolod ay isa sa mga napili ng mga lugar sa unang tuig. Hindi libre ang kada unit pero bayaran inisang mga pumuluyo sa barato nga kantidad. Si yung babayaran, bumabalik yung pera at maraming magkakabahay ulit. Mm-hmm. Yung pre, wala na magkakabahay pagkatapos ng pre. But it would mean affordable. Minimal amount. Affordable. Affordable, yes. Because the program of the government is to give them affordable housing. What that's is why yung affordable housing gumagawa ng interest subsidy. Okay. So wala na kang interest. So more than ito sa low-cost housing. Sunod sa kay Mayor Abby Benitez, gina-finalize pa ang disenyo sa mga balay. Pati ang bilis ang mga balay, ginapangitaan sa pamaagi ng mga inbarato. Kag masarangan, pati na ang mga sizes ang mga unit, magadepende man sa kung pila ang mga miyembro sa pamilya nga mag-a-star diri. Sa socio-economic survey going around, tara ng mga informal settlers, so that we would be able to cater to their needs. Hindi lang tayo mahimo ng housing unit na wala na gina-consider ang ilang mga sarangan. So the idea is affordable. But ang affordable, lain sa imo, lain sa ako, na meaning sa affordability. So we are now looking at that. We are doing an environmental scanning sa aton ng mga ISF para makita tagid kung ano ang masarangan nila. And we will tailor fit our housing program to their capacity. Mga informal settlers, ang target nyo mapa-start diri. May 3 ka mga initial ng mga sites para sa mga project. Sa Barangay 8, sa Banago, kag sa Purok Araw sa Barangay Granada. Ginalauman nga sa bulan sa Oktubre, baka groundbreaking na para sa pagsugod sa Siniga proyekto.